Ang ating kwento sa bidyong ito ay hango sa Biblia. Ang makisig at hangal na hari. Si Samuel, ang hukom at leader ng Israel, ay matanda na. Ginawa niyang hukom ang kanyang mga anak upang maging kapalit. Ngunit, ang kanyang mga anak ay masasama. Mahal nila ang salapi at kinagamit nila ang kanilang katungkulan upang makakuha ng salapi. Ang mga tao ng Israel ay nagdudusa sa kasamaan ng mga anak ni Samuel. Walang hustisya. Ang mga tao ay kailangang magbayad sa mga anak ni Samuel tuwing sila'y nangangailangan ng tulong. May kailangang dapat gawin. Isang araw, ang mga leader ng Israel ay nagtipon at humingi ng tulong kay Samuel. Bigyan mo kami ng hari upang magpasya sa amin. Ang kanilang hiling. Hindi nila nais maghukom ang mga anak ni Samuel. Gusto ng Israel na magkaroon ng hari katulad ng ibang bansa sa paligid nila. Naggalit si Samuel. Ang Israel ay mayroon ng hari. Ang Diyos ang siyang namumuno sa Israel. Ang Diyos ang nagligtas sa Israel mula sa Ehipto at ang siyang naghati ng dagat na pula. Ang Diyos ang nagbigay ng magandang lupain sa Israel. Nang nanalangin si Samuel, sinabi ng Diyos, "Hindi ikaw ang kanilang itinatakwil, ngunit ako ang ayaw nilang mamuno sa kanila. Sila ay naglilingkod sa mga diyos-diyosan. Ngunit dinggin mo ang kanilang hiling at bigyan mo sila ng isang hari." Sinabi ng Diyos kay Samuel, nabigyan ng babala ang Israel. Ang kanilang magiging hari ay mangunguha ng buwis. Kukunin din ang kanilang magagandang bukid. Kukunin ang mga anak na lalaki upang maging kawal at ang mga anak na babae bilang lingkod. Ngunit, nais pa rin ng mga tao na magkaroon ng hari. Dinala ng Diyos si Samuel sa isang batang lalaki na makisig, mahihain at napakatangkad. Ang mga tao ay hanggang balikat lang ng batang ito. Binuhusan ng langis si Saul bilang hari ng Israel. Nang siya ay ipakilala sa tao ng Israel, sila ay sumigaw, "Mabuhay ang hari!" Hindi nagtagal, nagkaroon ng pagsubok kay Haring Saul. Ang kalaban na Ammonita ay bumalikit sa bayan ng Israel at nagbanta na kukunin ang kanang mata ng bawat lalaki. Napakalupit! Ang hamon ng kalaban ay nakarating kay Haring Saul, kaya't hinanda niya ang mga kawan. Nang ang dalawang pangkat ay nagtagpo,
tinalo ni Haring Saul ang mga Ammonitas at niligtas ang bayan. Binigyan ni Haring Saul ang Diyos ng luwalhati at nagsabi, "Nagbigay ang Diyos ng kaligtasan sa Israel." Binigyan ng tagumpay si Saul ng Diyos sa araw na iyon. Ngunit si Saul ay hindi nagbigay ng karangalan sa Panginoon. Isang araw, bago makipagdigmaan sa Pilistina, si Saul ay nagbigay ng handog sa Diyos. Alam ni Saul na ang pag-alay ay gawain ni Samuel. Alam niya na nais ng Diyos na hintayin niya si Samuel, ngunit hindi sumunod si Saul. Nang dumating si Samuel, sinabi niya kay Saul, "Ang iyong ginawa ay hangal. Hindi mo sinunod ang utos ng Diyos. Ang iyong paghahari ay hindi magpapatuloy." Iniisip marahil ni Saul na ang kasalanan ay maliit lamang. Ngunit ang hindi pagsunod sa Diyos ay isang mabigat na bagay. Sa isang pagkakataon, inutusan ng Diyos si Saul. Ngunit, hindi sumunod si Saul sa utos ng Diyos. Tinago ni Saul ang ibang ari-arian mula sa Amalek, kabilang ang mga tupa at baka. Ang balak ni Saul ay gawing alay ang mga ito sa Diyos. Sinabi ni Samuel kay Saul, "Ang pagsunod ay mas mabuti kaysa maghain ng handog. Tinanggihan mo ang salita ng Diyos, at ang Diyos ay tumanggi sa iyo na maging hari ng Israel." Si Saul ay humingi ng tawad sa kanyang mga kasalanan, ngunit huli na. Hindi siya naging masaya dahil sa hindi pagsunod sa Diyos. Ito ang kwento ng ang makisig at hangal na hari. At dito nagtatapos ang ating kwento sa bidyong ito. Manatiling maging mapagpakumbaba at ikaw ay itataas ng Diyos.